napaka-importante na sa bahay pa lang nandun yung pagsiset natin ng example sa ating mga anak na hindi lang tayo nagtuturo ng magandang asal, kundi ipinapakita rin natin yung magandang asal. Balang araw, maiintindihan niyo po na habang bata pa yung inyong mga anak, napakahalaga pala na turuan na agad sila ng disiplina. As a young person before, mga kapatid o mga kaibigan, hindi po ko nagkaroon ng normal na childhood, or well, I got a normal childhood, pero hindi kasing laya ng ibang mga bata. Alam niyo po, hindi ako pwedeng maglaro before ng napakatagal sa labas. Meron akong oras kasi pagdating ko sa loob ng bahay, practice. 30 minutes, laro. Pagtapos niyan, practice. Hindi ako pwedeng kumain ng matamis. Hindi ako pwedeng uminom ng malamig. Hindi ako pwedeng manood ng TV. Anami kong pwedeng hindi gawin, kaya hanggang ngayon po hindi po ako mahilig sa ice cream, hindi po ako mahilig sa chocolate. Kaya nandito po yung tatay ko, makikita niyo yun, postiso na yung ipin niya. Kasi lahat po ng chocolates na binigay sa akin ng bata ako, siya po yung kumain. So siya po yung nasira ang ipin. Ayan, hindi po ako kumakain. Talagang nandoon yung disiplina ko ng bata ako, and dumating po sa point na question ko sila, bakit ganito, bakit hindi ako kagaya ng ibang normal na bata. Pero isa lang yung paalala sa akin ng aking tatay, anak, balang araw, magpapasalamat ka din sa akin. Kaya yung choices po ng isang anak, yung choice ng isang anak ng pagpili sa tama ay hindi lamang nakadepende sa kanya. Kapag po ang isang bata, tinuruan nyo ng matanda na mahirap na po baliin ang prinsipyo niyan. Kaya napakahalaga po na sinabi ng Proverbs ni King Solomon na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sa mga susunod na gabi po, mga kapatid, ipagpapatuloy ko yung kwento ng aking buhay hanggang po sa ako ay nakarating sa Showtime Journey. Pero ngayon ay aawit muli ako ng isang awitin na ang pamagat ay Father's Heart, at mapapakinggan na natin ang lektura na ipagkakaloob po sa atin ng ating CPUC IELNDR and Stewardship Director, Pastor Luel Quinto.